Kapapasok lamang na balita, mga kabayan, nagpahayag ng suporta si Senadora Amy Marcos. Pumirma na nga sina Senator Cynthia Villar, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos at ang iba pang mga senador upang iatras ang mapasite in contempt si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ito ang mga naging desisyon ni Senator Amy Marcos kahapon. Oo naman, nakikinig naman tayo sa lahat, pero wala pa akong nakikitang in aid of legislation kasi. So siguro, pakinggan natin silang lahat, pero at the same time, tignan natin kung magiging sub-judicial yung napakaraming question at saka yung main event, yung main concern, may end up being a judicial question. So baka patong-patong na yan at hindi na karapat-dapat. Iilan lang kaming member eh. There's so few eh. Yeah, there's so few of us pala. Ang lead pala ng committee. She's there. Cynthia and Mark are here. Bongo is here. I'm here. Who else is here? I'm here. I don't know. Lima. Ilang kami? Yeah. Padilla, tatlo pa lang. Yeah. Sana. Oo. Tapos sino pa? Po. Sana. Ewan. Sana. Hindi ko pa alam eh. Hanggang hindi pa. Bago natin tutukan ang mga balita patungkol kay Pastor Kibuloy, nais po namin na mag-subscribe sa aming munting channel, ang Art Flame TV, para sa karagdaga ng aming mga taga-subaybay. At kung nagustuhan nyo ang aming mga videos, i-like at mag-share lang po tayo sa ating mga kakilala sa lahat ng social media. Sa palagay po namin, kung mayroon kayong hindi dapat kanais-nais sa topic namin ngayon, ay maaari po din kayong mag-komento sa ibaba ng comment sections. Ako po si DJ Amorix at kasama ko po si Idol Lil, kaya mag-subscribe na. Balikan na natin kahapon ang press conference, sinabi pa dito na dapat naman talagang masunod ang due process na tila mga kabaliktaran o hindi yata tama ang ginagawa ni Senator Risa Hontiveros. Atin pong panoorin ang mga ulat na ito ni Senator Amy Marcos. Well, maraming dahilan at isa na doon yung pending na kaso sa Congress. Ayaw naman natin na kinukuyog ang mga tao. They have rights to due process. They have a right to defend themselves and against self-incrimination. Bakit hindi naman kinikilala yung ibang akusasyon? Napakatagal na. Ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon higit sa lahat. Ang pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya't siguro huminahon tayo at huwag naman natin na inaapi yung tao. Yes, that's correct. That's correct. And the cases originally derived from the United States. So, ang pagkaintindi natin, if they were committed elsewhere, dapat nanggaling yung kaso doon. Hanggang ngayon, wala namang pinapadala dito sa Pilipinas. Kaya pinagtatakahan namin kung bakit bigla lahat ng kaso to ay dumagsak. Kaya nga, eto nga, ang akin, maganda siguro pakinggan muna at tignan kung ano yung mga nangyayari. May issue pa tayo na sub judice yung ibang kaso kasi may naghain na sa korte. Sa pagdinig ng Senado, kumakailan lang nagpahayag ng unang desisyon si Senator Robin Padilla upang i-object niya at pagtutol sa pag-cite in contempt kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa kadahilan ang hindi naman pagsipot sa sesyon. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, may mga patakaran ang committee at ayon sa nakasaad sa kanilang ruling, kung sakaling may isang nag-object dito ay kailangan ng ibang suporta sa ilang mga senador na kasama sa committee. 7 or 8 votes lang ang kailangan para hindi na matuloy sa pag-contempt kay Pastor Kibuloy hanggang 7 araw ang paghikayat ng boto.